Ay, yun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, mga kabigwas, magandang araw sa ating lahat. Bago tayo pumunta sa ating topic, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyo mga mamatser. At shout out dia sa atong lalawigan sa Bohol, ang adlaw kaninyong tanan. Ilabi na sa ating lungsod sa Ubay Bohol, sa atong barangay Binlio Ubay Bohol. At tayo na ano mga kaibigan, Attorney Rehidor Tulali, may paliwanag ano kung bakit na-dismiss ang kaso ni Leobert Dasmariñas mga kaibigan. Ito ay nanggagaling sa Radyo Palawinyo mga kaibigan. Ito, panoorin natin ito. Yes, magandang umaga Tangayruel. Opo. Ang aming po nakikita lamang ay yung pong dispositive portion po ng 23 pages na resolution kung saan nga binabanggit nga po for lack of probable cause ay dismiss po yung kaso ng inyo pong kliyente at maging ng kanya pong pinsan na si Jobert Agaliano Valdestamon. Ano po ang pinagbatayan ng piskalya doon po sa resolution para maibasura po yung kaso? Kita natin ang buod ng resolusyon, siya sabi ng fiscal na hindi sapat ang ebidensya para magkaroon ng probable cause. Sa probable cause kasi, Tangayruel, ay dalawang bagay ang dapat na tingnan ng investigating prosecutor. Una, mayroon bang nangyaring krimen? At pangalawa, yun bang suspect ang may kagagawa ng krimen? Sa kasong ito, ang pinagbatayan ng pulis sa pag-file ng kaso, prejudicial confession ni Leobert. Subalit hindi po yung sapat dahil siya sabi ng mga desisyon ng Korte Suprema na para maging kapanipaniwala ang extrajudicial confession, dapat corroborated ito ng ibang ebidensya. Sa extrajudicial dapat merong ibang ebidensya. So dito, rape with homicide, walang anumang ebidensya na magpapatunay na nirape nga yung biktima. At doon sa pagpatay naman, ang maaari din nilang maging basihan dahil walang witness na nakita ay yung deklarasyon ni Leobert na kalaunan ay binawi niya sa kanyang counter affidavit. Sabi ng fiskal, at ito rin yung aming argumento, hindi pwedeng gamitin ng extrajudicial confession ni Leobert dahil hindi siya una-una bago ginawa yung kanyang extrajudicial confession na pinirmahan niya, nauna na siyang dinala doon sa crime scene. Pinaturo siya doon. At yun ay bahagi ng custodial investigation. From that very moment, dapat binigyan siya ng pagkakataon na kumuha ng abogado. Kung wala siyang sariling abogado, ay bibigyan siya ng isang independent and competent counsel. In-emphasize namin na independent dapat ang counsel, meaning isang abogado na ipagtatanggol yung kanyang interest at hindi yung binibigyan ng mas halaga yung interest ng gobyerno. So dito, ayun oh, maliwanag mga kaibigan, palpak ang ginawa ng kapulisan mga kaibigan na pinagtuturo si Leobert, no? Bago kinuna ng salaysay, kinuhaan ng salaysay mga kaibigan. Palpak kayo mga, sabi nga ni Idol Bigwas na bibili, palpa kayong mga unggoy kayo. Yun ang mga kaibigan, malinaw yung sinabi ni attorney. Dapat hindi muna ganun ang ginawa nila, no? Di wala si Leobert o pinagtuturo, tapos saka kinuhaan ng kinuna ng salaysay mga kaibigan. Palpak nagkulang yung ating kapulisan dahil dinala nila sa crime scene, pinaturo, bahagi na ng custodial investigation, walang abogado, so defective yung ebidensya nila, hindi pwedeng magamit as evidence laban kay Leobert at maging dun sa dinadawit niyang pinsan niya na si Leobert, si Jobert. Opo, maging yun po ba ano, may ginamit po ba yung pulisyon ng mga footages, statement through interviews? Well, kasama yon yung interview ng media na inatak sila doon sa kanilang complaint at may mga affidavit pa ng mga witnesses, pero yung sa mga witnesses ano lang, hearsay na lang naman yun. Dahil narinig lang rin nila na umano sinabi ni Leobert. Yung sa media naman, pagdating sa media, although yung pag-amin ng isang suspect sa media ay pwedeng tanggapin bilang ebidensya, pero may mahigpit na
at tagubili ng ating Supreme Court dyan na dapat yung media na nag-interview ay independent media din. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi sila related or beholden sa police. Mm-hmm. Kasi ang sasabi ng naging desisyon ng Korte Suprema, kung ang media ay pwedeng gamitin ng police para maka-extract ng mahalagang impormasyon sa isang akusado, eh dapat na pag-aralang mabuti ng hukuman o ng piskalya kung dapat bang tanggapin ng ebidensya. Kasi pwedeng mangyari na dahil hindi mapaamin ng isang pulis ang akusado o ang suspect, pwede niyang gamitin ng media. Mm-hmm. So sa ganong pagkataon, yung mga pagtatanong na gagawin ng media sa isang suspect ay kinukonsider na pagtatanong na ginagawa ng pulis dahil ginamit niya lang na parang ano lang yung ano, instrumento ng media para makakuha ng confession. Pero dito sa kasong ito, yung mga confession na ginawa ni Lubert ay ginawa niya kasama ang media, kasama ang pulis, at yung media yun ay pinatawag ng pulis. Although hindi natin kina-question yung independence ng mga media personality natin, pero yung circumstances na kung saan nagbigay na kanyang testimonya si Lubert, nandoon sa presensya ng mga pulis, dinala siya doon sa lugar, wala siyang abogado. Mm-hmm. That in itself is enough para ma-question yung credibility ng kanyang pag-amin. Mm-hmm. Yan, oh, malinaw mga kaibigan, ano? Yung media na nag-cover sa kanina mga kaibigan, bandera. Alam naman natin yung bandera, bandera ng kasinungalingan, kasabwat, mga kaibigan. Kaya yung piskal, hindi nagdadalawang isip na isipin na itong ginawa nga na pag-amin ni Lubert ay sapilitan, mga kaibigan. Walang ang ibang media na makakapasok, walang ibang media na makapag-interview kay Lubert kung hindi bandera lang, mga kaibigan. Alam naman natin ang bandera, mga kaibigan. Binulgar na nga ito ni Idol Big Wasto Mebili na may isang ano dyan, broadcaster dyan. Paano ka pa maniniwala sa isang broadcaster, mga kaibigan, na kitang-kita, no? Kitang-kita sa video, hindi lang isa, dalawa. At sabi pa nga ni Idol Tumi, no? Tumi Abili, na mayroon pa daw talagang video, hindi na lang niya pinapalabas, mga kaibigan. Paano ka pa maniniwala dyan? Ano? Na yung mismong nag-interview doon, ay nakikita mo na humihigop ng sabaw ng bulalo, mga kaibigan, na may kasamang magic sarap, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, walang kribidilidad yung nag-interview kay Lubert Dasmariñas na media, mga kaibigan. Ito, pagpatuloy natin ito. At saka, nung nag-retract siya, baka pati yung statement niya sa media, parang retracted na rin. Well, clarify niya yun doon sa kanyang counter-affidavit na yung statement na binigyan niya sa media ay tinuro daw sa kanya. Hindi ko naman alam how true was that. Pero nung tinatanong ko siya paulit-ulit, sabi niya, hindi ko yung statement, sinabi lang na sa akin na ganito sabihin mo. So kumbaga ay parang scripted na? Parang scripted, din ang lumalabas. Mm-hmm. So, ito po ay sa kaso ng nawawalan si Jovelyn Galieno. Sino po, itong si Lubert, kung ating matatandaan, napunta po sa polis dahil po doon sa kaso nila ni Lubert, nagkasaksakan. Pananaksak o manok kay Lubert. Mm-hmm. Tama. Oh. Opo. So ngayon, si Lubert po ay naka-bail doon po sa kaso niyang pananaksak. Yes, kasalukuyan siyang naka-bail at pagkakalam ko ay nagkaroon na sila ng hearing nung nakaraan, subalit hindi natuloy dahil wala nga siyang abogado. Mm-hmm. So kayo po ang abogado niya lang dito po sa Galieno case? Actually, pati doon sa isang kaso niya ay ako rin yung kinukuha niya, subalit hindi nga ako na-notify nung magkaroon sila ng hearing nung nakaraang mga linggo. Okay. So, ibig sabihin po, mula po noong ipail ang kaso, nananatili pong nasa labas si Lubert kasi hindi na nga man po siya, nakabail nga po siya doon sa kaso na ipinail ni Lubert. Pagkatapos ito po sa kay Jovelyn, nasa piskalya pa lang. At ito nga po, inilabas na yung decision, yung resolution na dismiss ang kaso, ang reklamo. Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay. Pero ang sabi po ng pulisya, no, yun nga, pag-aaralan nga raw po nila ng kanilang legal office at mag-aantay na magiging advice, pag na ganito po na dismissal dahil po sa lack of probable cause, kung hindi man dito sa particular na kasong ito, ito po ay maaari pa naman pong i-file uli kung magkakaroon ng mga bagong ebidensya. Yes, marami silang option actually. Pwede silang mag-file ng motion for reconsideration. Kung na-deny pa rin, pwede silang mag-appeal. And kung na-deny pa rin sa appeal, pwede nilang iakyat sa Supreme Court or sa Court of Appeals by way of certiorari. Mm-hmm. Marami silang option. Kung mayroon namang mga bagong evidence na magsa-surface, mm-hmm. pwede silang mag-reopen ng investigation. Pero sa ngayon, ang lumalabas kasi, ang tanging ebidensya nila ay yung extrajudicial confession na hindi naman din katanggap-tanggap dahil may mga paglabag doon sa karapatan ni Liubert bilang isang suspect mm-hmm. during custodial investigation. Mm-hmm. So maliwanag yung patakaran ng ating saligang batas na any confession obtained in violation ng mga provisions ng ating constitution is inadmissible in evidence kahit saang paglilitis o investigasyon. Mm-hmm. Kasama pong na-dismiss yung kay Liubert kasi base doon sa extrajudicial confession, si Liubert po ang nagturo kay Liubert. Yes, si Liubert ang nagturo kay Liubert at ang basihan kaya siya isinama sa kaso ay doon sa theory ng conspiracy. Mm-hmm. Pero maliwanag din naman sa ebidensya na isumiti ni Liubert na nung time na umano'y nawala si Jovelyn, nandoon siya sa kanyang construction project. Mm-hmm. May mga witnesses na nagpatunay dyan. So, yung mga ebidensya yun ay magpapatunay din na yung sinabi ni Liubert na nagdadawit kay Liubert ay talagang hindi nga totoo dahil mm-hmm. hindi nagtutugma eh. May ebidensya din si Liubert na talagang wala siya. Mm-hmm. Okay. Attorney, kung hindi man dito sa hindi man particular dito sa kaso ni Jovelyn, di ba? Sa mga kaso po ng rape, ang tagang prime witness ay yung pong victim. Yes. Prime evidence, prime witness ay ang victim. Pero dahil ang victim ay wala na, wala nang makapagpapatunay na rape yung victim, maliban na lang doon sa statement ni Liubert mm-hmm. na hindi nga rin tinanggap dahil maliban sa niretract niya ay questionable nga yung pagkakakuha. Mm-hmm. At dahil secondary na lamang po yung homicide. Yes, incidental na lang yung homicide doon sa sasabi nilang panggagahasa. Mm-hmm. Maliban dyan, ang rapid homicide complex crime na dapat kung ang intention nila ay raping talaga at namatay siya as a reason of nung rape incident, yung rapid homicide. Pero kung mm-hmm. intention nila ay patayin. Mm-hmm. Tapos yung pangre-rape ay abductot na lang, ibang rin yun. Magkaibang kaso din yun. Mm-hmm. So dito, wala talagang evidence. Either dun sa homicide or dun sa or murder or rapid homicide, talagang kulang na kulang ebidensya. Kaya mahirap talagang umusot ang kaso. Mm-hmm. Pero yun nga po talagang panaisipan po yung kasong ito. kasi papaanong napunta po doon yung mga gamit nung nawawala si Jovelyn doon po sa pulang lupa. Well, isang malalim na katanungan yan, pero kung susubaybayan natin yung mga naging interview ng mga tao na nakatira sa lugar, mm-hmm. sabi nila na a day after na mawala si Jovelyn, ginalugad nila yung lugar at wala sila nakita doon ng mga kalansay o anumang gamit. Mm-hmm. And the day before na matagpuan yung kalansay, sabi nung isang babae na nagpa-interview na mayroong dumating na sasakyan doon at nanatili doon yung tao, pabalik-balik daw. Mm-hmm. So, although hindi nila nakita kung anong ginawa doon, pero suspicious yun eh. Mm-hmm. From the beginning, wala sila nakita, then may dumating na sasakyan and kinabukasan mayroon ng mga kalansay. Mm-hmm. So, ayan nga mga kaibigan, biruin nyo, yung tao naging kalansay, pero yung bag,
bago pa, walang gasgas mga kaibigan. Wala pa lang putik, ano? Hindi mo lang nagkakatawas yung mga ID mga kaibigan. Hindi mo lang kahit na sabihin natin mga kaibigan, nakabalot ng plastic, no? Yung ID. Pag nabasaan ng tubig yan mga kaibigan, tatagos pa rin yung tubig doon sa ilalim. Kahit nga nasa wallet mo yung mga kaibigan, katagalan, no? Pag halimbawa, may time na nababasa yung ano mo, wallet mo. Yung tubig doon sa basa mong wallet, papasok doon sa ID. Yan pa kaya? Yan pa kaya ang ano na yan? Yan pa kaya ang mga ID na yan? Na sinasabi nilang nakababad sa araw ulan? Tapos yung tao naging kalansay? Kaya pinagluloko nila yung mga ano? Yung taong bayan dito mga kaibigan. Akala siguro nila talaga, sila na lang yung matalino. Tapos, yung mga tao na nasa ano nila, nasa paligid nila, o tayo mga netizen, ay napakabubun lang talaga natin mga kaibigan. Kaya akala siguro na makalusot talaga yung gusto nilang palabasin, ano, na yun ay sasabihin na yun na yung kalansay ni Jubilin Galino mga kaibigan. Ayun, ang talino talaga ni Attorney Tulali mga kaibigan talaga. Hanga tayo dito mga kaibigan, pagpatuloy natin ito. Napatingan din yun. At saka, napakalaking question din, yung dalawang DNA test na result na magkapareho. Well, ano naman, ang DNA naman, proven na yan sa science na accurate naman talaga ang DNA. Mm-hmm. The only problem is, doon sa naunang DNA examination, ang kinunan lang nila ng sample ay yung nanay lang. Mm-hmm. So, kung nanay lang yung nakunan ng sample, walang 100% of 99.9 probability na si Jubilin na yun. Mm-hmm. Actually, sinasabi doon sa DNA examination report, yung kalansay ay may 99.9 probability na anak ni Jilin. Mm-hmm. So, kung anak man siya ni Jilin, may probability, it doesn't mean na si Jubilin ngayon automatically. Mm-hmm. Kasi in order to prove na si Jubilin yun, dapat mag-match din doon sa DNA ng kanyang tatay. Mm-hmm. Which is yun ang ginawa naman ng NBI, pero it doesn't end there eh. Kasi although accurate yung DNA examination, yung result ng DNA examination, sometimes hindi siya accurate because may mga errors. Mm-hmm. May mga factors na pwedeng mag-contribute doon sa error. May human factor at may mga technical factors. Mm-hmm. So, kasi hanggang ngayon, marami po ang naniniwala na hindi nga yung si Jubilin at buhay pa siya. Well, ako personally, kasamang Ruel, nung makita ko yung kalansay, hindi rin ako makapaniwala na si Jubilin yun dahil kung titingnan natin, talagang ano na eh, medyo maitim na yung ano eh, mm-hmm. yung mga buto. In fact, in relation sa kasong ito, nag-request kami para lang masatisfied tayong lahat na, mm-hmm. na kung talaga si Jubilin ngayon, nag-request kami ng radiocarbon 14 dating examination. Mm-hmm. Kasi kung makikita sa radiocarbon 14 dating na yan ay more than a year na or matagal ng panahon, definitely hindi si Jubilin yun. Kasi ilang buwan pa lang nawala si Jubilin. Mm-hmm. Unfortunately, yung aming request ay dininay ng fiscal dahil wala na raw need to conduct further examination dahil nga mayroon ng findings ang NBI at PNP. Pero para sa amin, hindi nga namin kine-question nga namin yung result na yun. And the only way to determine kung talagang si Jubilin ngayon is yung radiocarbon 14 dating para ma-determine yung actual age ng skeleton. Mm-hmm. Ngayon, kung although ano na yan, dinismiss na yung kaso at hindi na rin kami mag-EMR para dun sa pagpapakandak ng carbon 14 dating examination, mm-hmm. kung mag pa-file ng motion for reconsideration ng kapulisan, still open yung kaso, pwede pa namin i-pursue, mm-hmm. yung radiocarbon 14 dating examination dahil hindi pa natatapos. Mag-EMR sila, mag-appeal sila. So at any time, before magkaroon ng finality, we can still pursue yung aming request for radiocarbon 14 dating examination. Mm-hmm. Ngayon, Attorney,
Sabi po ng inyong kliyente, Neil Newbert, ay tinuruan po siya, no? Idinigta sa kanya yun pong kanyang sasabihin, no? Eh, nag-pail po ba kayo ng reklamo o magpapail ng reklamo doon po sa nagturo sa kanya? Yung kumbaga ay nagturo ng script? Well, kung ako ang masusunod, dapat pailan ng kaso. Dahil hindi maganda as example, hindi lang sa kapulisan kundi sa ibang members ng law enforcement agency. Mm-hmm. Pero ang magde-decide nito ultimately ay si Robert, at hindi pa namin na-discuss yung bagay na yan, dahil hanggang ngayon ay may takot pa rin siya. Siguro kung wala yung takot niya dun sa nangyari sa kanya ay maaaring mag-decision siya. Pero sa ngayon hindi namin siya pwedeng pangunahan. Pwede kaming mag-suggest na pwede niyang gawin yon, pero ang magde-decision ay siya pa rin. Kaya alam naman natin na in the past, ako sa experience ko, may mga kinasuhan na pulis. Mm-hmm. And even yung PIDEA, sa mga drugs cases na nagtatanim ng ebidensya, after some time, binalikan ulit yung drug suspect at tataniman ulit. So ayaw din naming mangyari kay Hubert yung ganong sitwasyon, kaya hintay namin na makapag-decide siya. Mm-hmm. Ayan nga mga kaibigan, si Attorney Olali sa panayam ng Radyo Palawinyo. Yun ang abogado ni Hubert Dasmariñas. At ito nga sinabi ni Attorney Olali, mga kaibigan, na talagang kulang sa ebidensya ang isinampa kay Hubert Dasmariñas, no? Biruin mo. Dinala muna siya dun sa area kung saan siya nagtuturo. Kung saan yung kalansay bago siya kinuhaan ng statement, mga kaibigan. Yun daw talaga ang malaking palpak. Panalo, palpak. Tayo nga lang, mga kaibigan, yung mga kapulisan, pwede pa naman daw mag-apila, kaya mag-ingat itong si Hubert Dasmariñas, ano? Baka gagawa na naman ng paraan itong kapulisan na ito nga sila manalo, sila ligad, mga kaibigan, malaking mga matataas na opisyal dyan sa may Palawan. Baka ito'y gagawa ng paraan para magkaroon ng panibagong ebidensya. Kaya ingat-ingat lang, Hubert, no? Huwag kang masyadong magpakampanti na na-dismiss na yung kaso. Nag-iisip yung mga kalaban na yan. Alam natin na napaka malaking sindikato yung nasa likod niyan, mga kaibigan, ano? Kaya ito si Hubert dapat mag-ingat. Sana wag na muna siyang maglalabas, ano, hanggat hindi talaga ito tuluyang mawala at magparusahan yung mga sangkot sa kaso na yan. Dapat may managot, no? May managot kung sino man talaga yung pakana sa kaso na yan, mga kaibigan. Dapat managot ang dapat managot. Ayun ang ano, mga kaibigan, maraming salamat. At abangan natin ang pagbabalik ni Idol Big Wasto, may abili sa kanyang live, sa kanyang radio station, sa kanyang FB page na DWOK ang Big Wasto station. Maraming salamat ulit, at once again, this is Rondi TV. Mo ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.